Narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos. Alleluia! Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes, sa ika-anim na linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang niya mula nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma.
nakipagkita sa kanila si Pablo at doon nakitira sapagkat sila ay manggagawa ng tolda tulad niya at siya ay tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang maikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Grego. Nang dumating sila sa Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniyukol na ni Pablo ang buong niyang panahon sa pangangaral at pagpapatuo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at datin, laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang bahala sa kanila, bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga Hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagangalang Tisyo, Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sabayanan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lumang tugunan, Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon ay nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahang ang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit siya na malas. Magkaingay na may galak, yaon lahat sa daigdig. Ang puno ay buong galak, napurin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po lahat. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Pagkaraan ng kaunting panahon pa, makikita ninyo ako muli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli?" Sinabi pa niyang, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po magandang hapon sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sa mabuting balita na ating napakinggan, hindi maunawaan ng mga alagad ang sinasabi ni Jesus. Sila ay nalilito at sila ay maraming tanong. Nagtatanungan sila kung anong ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga sinabing aalis siya, ngunit muli siyang makikita. Katulad ng mga alagad, mga minamahal, ano po ang inyong daladalang mga tanong sa panahong ito? Ano ang hindi ninyo maunawaan? Ano ang mga bagay na nakalilito sa inyo? Anong mga bagay na maaari ninyong daladala ngayon? Siguro ang iba sa atin ay nais magpasalamat. Marami sa atin ay nais humiling kaya naririto. May iba rin siguro sa ating nagpapabalik-balik na dito sapagkat hindi pa nakakamtan ang hinihiling. Tama po mga minamahal, tama ang inyong nilapitan, tama ang inyong pinuntahan. Sa lahat ng pagkakataong may tanong ka, sa lahat ng pagkakataong nalilito ka, sa lahat ng pagkakataong hindi maunawaan ang nangyayari, tama ang inyong pinuntahan, ang Diyos, at siya lamang ang tanging makasasagot niyan. Ano mang inyong daladala, ano mang paghihirap na mayroon kayo ngayon, ano mang pagdududa maaari sa ilan, ano mang katanungang inyong mayroon kayo ngayon, ang Diyos lamang ang makasasagot niyan. Kaya nga po hinahamon tayo ng mabuting balita ngayon. Tanungin mo ang Diyos. Tanungin mo siya kung bakit ikaw. Kung may mga bagay na nagpapagulo sa iyong isipan, tanungin mo siya. Pero ang tanong na iyan, dapat tanong na may pagsampalataya at pagtitiwala. Hindi masamang tanungin ang Panginoon. Hindi kasalanang tanungin siya sa mga bagay na nangyayari. Pero lagi niyong iisipin, sa bawat pagtatanong at pagdududa, lagi niyong lalakipan ng pagtitiwala. Lagi pong may sagot ang Panginoon. Minsan lamang hindi natin nararamdaman. Minsan naibigay na niya, hindi pa natin nalalaman. Baka po kasi mali ang inyong tanong sa Kanya. Baka po kasi mali ang inyong hinihiling sa Kanya. Baka ang inyong hinihingi sa Diyos kayo'y bumait. Aba, kahit ilang beses kayong sumimba ngayong maghapon, hindi kayo babait. Walang magic ang misa. Kahit kayo maghapong nakaluhudiyan, hindi kayo babait. Ang hinihingi mo ay maging mabait, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, problema. Ang hinihingi mo ay maging banal, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, chismosang kapitbahay, lasinggerong asawa, mga pasaway na anak. Yan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat siyang mga iyan ang susukat sa iyong kabaitan. Sapagkat ang mga problema at pinagdadaan ng iyan ang susukat sa iyong pagtitiwala. Kaya okay na magtanong sa Panginoon, pero tanungin niyo po siya ng tamang tanong. Hingin mo ang tamang paghiling, sapagkat maaaring matagal na nating ipinagdadasal, pero matagal na rin niyang naibigay, hindi mo lamang nalalaman. Yun ang hamon sa atin mga minamahal sa hapong ito. Sabi nga ng Aral Batanggenyo at paalaala sa atin, tanging sa Panginoon lamang magkakamit ng kasagutan ang anumang katanungang mayroon ka. Hilingin niyo po sa Panginoon mamaya sa pagtanggap ninyo sa banal na komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging nagtitiwala sa iyo upang sa kabila ng aking mga pagdududa, sa kabila ng mga hindi ko maunawaan, sa kabila ng aking maraming katanungan, patuloy mo akong punuin ng iyong pagmamahal upang aking maramdaman kung paanong ang mga taong nasa aking paligid ay ipinadala mo bilang sagot sa lahat ng aking katanungan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo nang may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa aming mga sala para ng pangkakaroon namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iyan salamat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Ilan lamang po mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na nating ipagawa ang bubong ng ating extension para po sa may magagandang loob na nagnanais makibahagi sa paggawaing ito. Makipag-ugnayan kayo sa opisina para po sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, patuloy tayong pinag-iingat sa lahat ng mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Ang iba po'y nagpe-play ng mga video testimonies natin, ang iba'y nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y binasbasang langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ang simbahan ay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Ikaapat, patuloy ang panawagan nating Clego, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Atin pong itapon sa tamang basurahan ng ating mga basura at pinaalalahan ng tayo rin ay mayroong mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan kayong makapasok sa ating main arc entrance sa bandang kanan ninyo upang makita nyo ang mga free parking nang sa gayon ay makatulong sa mga pagbisita ninyo sa pambansang Dambana. Ngayon pong darating na Sabado ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya, ng Mahal na Birhen ng mga Biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga at susundan ng misa sa 7 ng umaga. Sa mga sasama sa prosesyon, kayo po'y inaanyayahang magdala ng kandila at ng puting panyo. Ilang mga gawain para sa pagdating ng kaarawan ni Santo Padre Pio sa May 25. Una, tayo ay mayroong free legal consultations ngayong Sabado, May 20, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dito sa Divine Mercy Sanctuary. Kayo po'y maaari nang magpalista sa opisina upang makasama sa mga maaaring kumonsulta sa ating mga abogado na dadating. Gayun din naman, ikalawa, sa May 22, meron tayong free adult baptism, alas 4 ng hapon, sa mga nasasakupan ng pambansang Dambana na may mga edad na wala pang binyag, makipag-ugnayan na kayo hanggang Sabado na lamang para sa free baptism na darating. At ikatlo, sa May 24, para naman sa mga kabataang lalaki, unang 100 makapagpapalista, meron tayong free laser tuli operation pagbibinata dito alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At sa May 25, sa mismong birthday ni Padre Pio, tayo ay may carafol program sa halagang 500 pesos na ticket. Maaari kayong manalo ng mga papremyo at may pagkakataon kayong makatulong sa ating 23 mga scholars ni Padre Pio. Panoorin po natin ito.
Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko at rektor, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang katahimikan, kalinisan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Samang panglalakbay.